nababarot ng katahimikan ang dambana ni Inday Potensyana, ngunit hindi yun nangangahulugang nag-iisa ka. Sa espesyal na video ng Dolls and Spooks, bibisitahin natin ang labi ng isa sa mga tinuturing na unsanctified saints ng Bohol, si Potensyana Saranza, na mas kilala na si Inday Potensyana. Chili-chili bomb sa krokos nos kari to ta kuze chokno isto chitsu kiri we're here. Siyempre hindi tayo pwede magsalita ng masyadong malakas ang boses to pay some respect. But ito, so nandito tayo sa puntod ni Inday Potensyana. So ayan, so kung nakakaintindi kayo ng Bisaya, you'll know kung ano yung ibig sabihin niya. Pero I'm supposed na ibig sabihin niya is parang bigyan lang ng respeto si Inday Potensyana. So ito. Sige. Potensyana Saranza. So yan. Mag-aalay daw muna ng kandila. Ayan. Pay respect. Ay, mamat. Ipagdasal mo kung anong gusto mo humingin dito. So of course, humingi ako ng tulong, ng guide at saka ng blessing kay Inday Potensyana. Okay. Sana mapagbigyan. Okay, so I was informed that on the board, siya may natungkol nga dun sa kay Inday Potensyana. So, si Inday Potensyana, isa po siyang babae na hindi po hindi po naagnas yung katawan niya. So, before we do that, okay, so ito po siya, yung nabubuhay pa siya, ito po yung itsura niya, hindi po tama yung oras, hindi po, mga it's around 1 o'clock. So ito siya. Inday Potensyana, Saranza. Saka sa demo doon. Lubok ka. Pero ako din ito sa so she died in 1953. Mo yung bobo mo si Asidote. Buwan kami niya ko nung makuwan siya ka ng makatakot. Ano na ito? Okay, according to the story, teacher tong si Inday Potensyana when she was still alive, and then nung namatay siya, nanaginip yung sister niya na sabi daw na hukayin nga daw yung grave niya. So they did, and then yun, they discovered na yun nga, hindi siya naaagnas until now. And then after that, of course, nagkaroon ng mga
sabi-sabi na eh, yun nga, may milagro siya. Pwede sa mga interview din. Pwede po kayong matanong po regarding po dito kay Inday Potensyana po. Poco. Okay lang po. Na ayan po. Ah, marunong po kayong magtagalog po. Opo. Ano po? Ano po si ano si Inday Potensyana nung alay pa po siya? Ay ano ito siya daw nag-aral, sabi nila. Dito po siya nag-aral sa Anda. Ingoong. Ay, ingoong ba yun? Ingoong po. Pero ano po siya? Ano pong profession po niya? Ayan mo, nakatugas lang. Okay. Sa teacher po siya. Opo. So, nung nabubuhay po ba siya, medyo ano po ba talaga siya? Yung talagang noon po ba siya sa pagiging mabait po, yung ganyan? Nadasalin po ba talaga siya? Mabait daw ito eh. Masipag. Mung, ano daw, sabi nila, mung, ano lang kakaibigin sa na-cross lang ito sa ulo. Ah, ano po, yun po, ganyan po siya namatay kasi na-accidente po siya na ano yung ulo niya. Ah, okay. Tapos po, ano pong nangyari po nung ano, bakit po nila nalaman po na hindi po siya na, ano, na-agnas po yung katawan po? Ano ito, dinala siguro dito sa Bohol kasi doon sa Hingog. Nilibing daw ito doon sa, ano, dun sa banda sa kanila bahay at ay, yun ang sabi nila. Tapos, kanang hinukay nila, ay baka daw maka, ano, yun, nilipat nila dito. Ah, okay. So, nasa bahay po nila nilibing. Yun sa bakuran po ng bahay lang nila. Okay. Tapos nilipat, nung nilibing, nung hinukay po nila, nakita po nila na hindi pa po, na buo pa po siya kung ganun. Buo pa. Okay. Tapos po, ayan. Tapos nilipat po nila dito. Then, nilipat nila dito. Okay. And then, nung pong nilipat po nila dito, ano pong, ano nila? Parang nagbimilagro daw po na ano. Akala mo, nung namasukan kasi ako sa Manila. Opo, opo. Tapos umuwi kami to yung Pista Ugos. Opo. Kasama ko yung Pista, ilan lang kami dito. Ilan. Hindi mo akalain talaga, hindi ako nung sinungaling. Hindi paningot ang ano nito. May pawis daw. Pawis. Ah, nagpapaano po, parang nilalangis-langis, ganun po. Langis. Pawisan. Nandala lang ako ng panyot. Tapos natakam, bakit? Pero sa ilalim mo lang ng ano eh, nakita namin. Bira rin daw, ganyan-ganyan, nakakita. Ah, okay. Tapos po yung pawis po na yun, ano po siya, nakapagpagaling, ganun po? Kapag pinahid po sa ano? Nagagamot daw ito eh. Oh, sa laing mga lugar. Opo. Pero pumunta ko dito. Akala ko minsan dito, pumunta ko dito ng itilo. Daming bus. Hindi ka talaga makadaan. Kadaming tao. Po. Siguro pag ano, pag yung mga tipong mga araw ng, ayan ba yun, yung Semana Santa, ganyan, yung mga ganyan. O, yung ano siguro niya dito, yung, ay, di. Or birthday po niya siguro, yung tuwing May 19. O, ano talaga nga, ano sila, mga malaking bat, pumunta dito? Ah, para po sa kanya, yung magpapahingi po ng, para gumaling sila sa sakit. Oo, yung gano'n. Ah, okay po. Bata pa ako nangyayari. Opo, kasi ano eh, 1925 tapos 1953. So, parang mga 20, opo, mga 20 plus lang siya. Ayaw, kasi pinanganak ako 1960. Pinanganak ako. Yun daw sabi niya. Pero wait, ano, may anak po ba siya bago po siya namatay? May asawa na po ba siya noon? Wala pa. Adalaga po siya. Makakapatid niya. Pero binuhusan daw ito ng ano, asito daw. Binuhusan ito ng asito, kaya umitim. Kaya umitim siya. Hindi ano pa ganito ano? Yung forma dati, hindi pa binuhusan ng asito. Kailan yung nangyari, yung pagbuhos ng asito? Or so, ngay-ngay lang o matagal na rin? Ano, matagal na? Ano yung kasi? Ano daw kaya ang purpose nung gumawa noon? Kung bakit hindi, niya ginawa? Hindi ko ba alam? Kasi hindi naman ako taga-roon sa kanilang banda, ano yung kapitbahay kami, sa ano lang ako. Pero sa doktor daw, nagbuhos mo ano eh. Akala mo daw, sagbog ko kasi daw. Baka ano, kung doktor siya, baka naman gusto niyang parang patunayan na hindi ano. Baka parang... Para siguro siyang maano, no? O parang pasanungalingan na parang tipong gano'n. Kaya nga nilang yan. Kasi daw, nakakaano ito, nakakagaling na may sakit ba? Hindi sila naniwala. Tapos binuhusan ng asido daw to. So, kaya bro, naging forma, ganito, o naging itsura na ito. Pero still, kahit na ano, ganun pa man, maayos pa rin. Maayos pa rin. Ano na dito yun, ang gamot na rin yung bata. Maraming gumaling na dito. May ano nga, nataka nga ka, kami, kunti lang kami pumunta dito. Bakit may pawis sa ilalim?
Di ba tayo may mga bugas ang ilaw mo natin? Bugas? Wala na. Eh. Wala na din mga bugas. Hindi ko alam. So ayun. So kahit anong sakit po, kahit yung cancer, ganun. Hindi ka tayo pwede pa interview po tayo. Tagaliti talaga ako. Tagaliti ko taga rito. Yung tatay ko lang ang nagkukwento tungkol dito. Okay, syempre, yung story tayo. Para... Ano po, napagaling na rin po kayo dito ni ano ni Inday pa rin siya. Dinadala kami ng nanay ko dito. Ah. Dinadala talaga kayo. Yung pagka... Iniro. Yung pagka, pagka pumupunta kami dito, talagang dinadala kami ng nanay ko dito. Ah, okay. Tapos yun, mga humihingi siya. So, January, eh, tuwing inero po yung talagang... Parang feast day po ba niya? Parang feast naman, tipong Anda. Ah, piyesta. Oh, piyesta po dito sa Anda. Tutuloy sila dito. Diba sa Cagayan po namatay? Tingoog. Kasi nilibing na ito si Ngoog. Saan sa namatay nilibing doon? Tapos, diba? Padam ko. Hindi, parang diyan lang siya nilibing. Nilipat nga doon. Mula doon, nilipat doon. Tapos, mula doon sa... Hindi sila nagtatanggol kung may kalamidad ang lugar niya. Ah, ganun po kapag kunyari meron pong bagyo kunyari ganun. May yung lindol. May nakikita silang babae na hindi nila kilala na nagbibigay na parang babala. Oh. Babala sa mga tao. So parang siya po, yung ganyan po yung itsura niya, di ba? Yung po. Yun ang itsura. Ano ng mga tao na si Inday, yun ang inaano nila na si Inday yung nabibigay babala sa kanila. Marami akong kwento na naanin mula sa magulang ko dati. So yung magulang niya po talaga yung ano, talagang deboto po talaga dito ni Inoo. Marami dito dinadala kami. Ah, opo. Talagang kasama sa travel nila yung pagpunta dito. Ah, yun talagang parang may panata na po sila na babalik po sila. Opo, na babalik-balikan nila si ano. So yung parents niyo po pumupunta pa rin po dito ngayon? Ay, wala na po yung parents niyo. Kami na lang din. Ah, pinagpatuloy niyo lang. Ang nalata namin, laging pinupunta. Okay. Kaya ngayon, wala na mga apo ko naman ang dati tayo. Kami dinadala ng maliit kami. Kami dinadala ng nanay ko dito. Ayun, sa generation ko, mga ako pa lang naman talaga. Pero meron na rin po kayong sarili po yung experience na yung may sakit po kayo, tapos o yung anak po niyo nagkasakit, tapos nung pinagdasal niyo po sa kanya na nagumaling po. Nanay ko, may mga pamilya. Ah, okay. Mm-hmm. Dami, may kailangan ko naman ng maroon. Ito na yung, ang next stage siya, ang link ko lang sa kanya, bigyan yung kabaitan yung mga ako po. Ah, mukha naman pumabait, no? At saka, sa... kapahamakan. Ah, opo. Tsaka, bigyan niya kami ng magandang biyahe pa uwi. Pero nung natanda ko dito, nagkakayan ganyan. Yung itim sa kami, yung dito lang sabi nila binuhusan ng asido. Yun lang ang nangitim nung tanda ko. Last kung punta sa kanyang panagal. Tumigas lang siya, no? Hindi naman. Mayroon lang itim na siya lahat. Hindi ito binabalsam mo. Hindi lang siya binabalsam mo. Tumigas. Dati balat ko talagang nakikita. May balat ko sa mga. Pero ilang taong lang. Nagkumpo na mo kanila. Yan, nakalagay dito, have mercy on me, Sister Potenciana. Please help me to pass the LET exam this coming September 30, 2018. Thank you so much for the blessing. Ah, okay. So, may mga nagdadala pala ng mga parang candle holder. Tapos may mga ano sila.
Okay. Simbahon. Sorry. Simbahon Madili. Maygal Joan Cara. Criminology. Oh my God. So, okay, gets ko na. So, kapag humihingi sila ng parang pumasa sila sa mga exam, ayan, nagdadala sila ng ganito. So, hopefully pumasa kayo. Okay. Hello. Sige, hindi paano yan si Ilefutin siya na yung mag-paakong sabi ng tao na mag-ulit ka. Wala namang sabi ng mga kalaki. Ipamisa ko sa mga kalaki. Ah, mag-ranggo, mag-panaginip ka. Oo, kasi yung mga katalanan sa parang nawa sa mga katalanan. Ilaw. Okay. So nagmimisa po dito. Wala pa sa simbahan. Ah, sa simbahan, hindi po dito mismo. Okay. Oo. Dadalo lang sa panaginip ng mga tao kaya sa taganda. Okay. Ang pamisa lang ang mga patay dyan. Para lang patawarin sa mga kalanan. Mga patay. Yung mga kaluluwa nila. Kaluluwa. Yung kalibing dito. Ito yung family nila, family portrait. So I suppose si Inday Potensyano yung nasa gitna. So ayan, yan si Inday po rin siya. Ano niya din yung so ayan guys, so meron na akong kukuha ako nitong isa. Ito na lang para. Parang hindi, parang may isa. Gusto ko ito. Lana. Dito ko makukusin. Dagsura na mabayaran. Pumunta na ng pila. So, dati daw may presyo daw itong mga ito na nakalagay dito pero ngayon wala na. So, I suppose, pupunta ka na lang kung saan mo na hiniram yung susi para tanongin kung magkano. And then, siguro for the candle. Okay, sige. So, okay na tayo. So, bye-bye po. Intay po rin siya na. Sana po grant yung wish ko. So, ayan. Let's go. Nababalot ng misteryo ang labi ni Inday Potensyana. Napagalaman ko na ang regional health officer, si Dr. Garcia, ang nagsaboy ng asido sa katawan ni Potensyana upang huwag daw ito magkalat ng mikrobyo. By all accounts, hindi naniniwala ang naturang doktor na nagdadala ng milagro si Inday Potensyana. Maaaring nagkataon lang, pero sa makabilang buhay si Dr. Garcia sa sakit na high blood, matapos ng isang buwan, matapos niya sabuyan ng asido ang labi ni Potensyana. Ayon sa usap-usapan, hindi siya pinatahimik ni Potensyana sa kalapastanganan na ginawa niya at hindi siya pinapatulog tuwing gabi. Hanggang ngayon, maraming deboto ang nagpupunta sa dambana ni Inday Potensyana upang humingi ng luna sa mga sakit at mga estudyante na humihingi ng tulong
upang makapasa sa exam. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala, ngunit sana ibuksan natin ang ating mga isipan at igalang natin ang mga namayapa. Ito po si Clark at magandang gabi, Spooky Dolls. Stay fabulous and spooky! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.